Hello guys, hello mga kapixie, hello fire signs. Welcome back to another video dito sa ating channel, Pinoy Pixie Tarot. Happy 2023 sa inyo mga kapixie, happy new year sa inyong lahat. Ang episode natin is i-check natin yung strongest energy nyo pagpasok ng bagong taon, pagpasok nitong 2023 mga kapixie, okay? And again, ito yung para sa fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ito yung general reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy mga kapixie, okay? So unahin natin mga kapixie itong deck na to, titingnan natin kung anong mga paparating sa inyo guys ngayong bagong taon ng 2023. Habang sinashuffle natin siya, inform ko lang kayo na open yung ating exclusive membership program sa ating channel mga kapixie. Sa lahat ng gustong mag-join, i-click nyo lang yung join button sa tabi ng subscribe button. Magkakaroon kayo ng access sa mga exclusive videos natin regarding manifestation using the power of your subconscious mind mga kapixie and law of attraction mga kapixie. So if interesado kayo sa mga ganong klase ng topic mga kapixie, no, mag-subscribe na kayo mga kapixie, marami kayong matututunan. Alright, so mga kapiksi, napakaganda ng mga paparating sa inyo ngayong bagong taon ng 2023 mga kapiksi. Unang-una, no, may mga milagro kayong ma-experience mga kapiksi, no. And yung mga milagro na yun mga kapiksi, it's your manifestation, okay? You feel like they are miracles kasi parang nakikita nyo na unti-unti nang nag-move, no, sa inyong physical reality yung mga bagay na mini-manifest nyo, when in fact it's your creation, it's your reality, it's your creation in your reality na attract nyo yun sa buhay nyo mga kapiksino using the power of your subconscious mind and law of attraction. It's a no-brainer mga kapiksi, it works 24/7, although yung iba hindi alam kung paano mag-conscious create, no. Most of the time we are unconsciously creating manifestations in our lives mga kapiksi. But yeah, ibig sabihin lang yon guys, naka-focus kayo dun sa mga gusto nyo mangyari, okay? That's why parang milagro nangyayari yung mga bagay na gusto nyo. But in fact, it's you creating your life mga kapixie. So ipagpatuloy nyo lang yan mga kapixie, focusing on what you want para talagang maramdaman nyo yung movement, no? Sa pagpasok ng bagong taon, nakikreate nyo yung mga gusto nyo makita sa inyong physical reality mga kapixie. Maganda din yung inyong kalusugan mga kapixie, no? For some of you, maaaring nakaka-recover na kayo sa inyong health mga kapiksi, mind, body, and spirit healing, no, healing mind, body, and spirit mga kapiksi, no, and even yung physical energy, yeah, lahat nga mental, emotional, no, yung emotional kasama, hindi kasi nakasama dito, but yeah, emotional, mental, physical, and spiritual healing mga kapiksi sa lahat ng aspeto dapat pinagbubuhusan nyo ng panahon. So yeah, and for some of you, no, there are new opportunities coming to you. Syempre bagong taon, bagong pag-asa, leap of faith mga kapiksi, kailangan lang magtiwala kayo, be confident, trust the universe, no, everything is working out in your favor. Mag-cheer up mga kapiksi, live in the moment, yeah, para mas maganda yung vibration nyo. Everything is, again guys, we are living in a vibrational field. Mas maganda yung vibration natin, mas maganda yung babalik at babalik sa atin mga kapiksi, okay? So we have to always focus on our desires mga kapiksi, regardless kahit ano ba yung pinapakita ng circumstances. Kasi kapag nakita tayo ng evidence na gumaganda yung buhay natin, syempre mas nagiging maganda rin yung pakiramdam natin. And kapag gumaganda yung pakiramdam natin, mas more evidence pa ng gusto natin yung babalik sa atin, okay? So that's how law of attraction works mga kapiksi. For some of you guys, natututo na kayong tumayo sa mga sarili yung paa, naging independent kayo, you are learning to trust your intuition mga kapiksi. Yung intuition nyo guys, ginagabayan din yan ng inyong mga gabay, no? So it's very important na palaging magdasal mga kapiksi, okay? Prayers every single day, pray mga kapiksi. Palagi ko yung in-advise sa inyo, pray, affirm, mga kapiksi, para talagang ipagkaloob sa inyo ni universe yung desires nyo mga kapiksi. Alright? So, napakagandang pasabog ni universe ngayong bagong taon, yung mga milagro, congratulations sa inyo. Patuloy lang na magdasal mga kapiksi para ma-experience nyo yung mga manifestation sa buhay nyo. Alright?
Okay, so titingnan natin yung strongest energies for fire signs. Mga kapiksihan, hanapin natin yung wands energy bilang ang fire signs ay na-represent ng wands sa ating deck. Habang sinashuffle natin to guys, naka-flash sa screen nyo ngayon yung ating paano mag-manifest ng abundance video course. It's a video course, it's a paid course. Mga kapiksihan, offer ko sa mga kapiksihan natin at gusto nyo umaman, umasenso, umunlad, maging maswerte, maging successful, maging matagumpay sa kanilang kabuhayan, pero tabaho, negosyo, sa lapis, sa kanilang buhay in general, mga kapiksi, kapag ka finalo nyo yung course na yan, guys, hindi na kami maghihirap as in. Kasi alam nyo na yung sekreto ng mayayaman, okay? So, sa mga gustong matuto, mga kapiksi, mag-send lang kayo ng email sa pinaypiksitayo@gmail.com. Mayroon tayong offer na 13% discount until December 31, 2022. Plus, isang additional na pampaswerte, libre. Libre yung pampaswerte sa subliminal, mga kapiksi. Okay? Alright. So, yeah. Ito mga kapiksing na meron tayong presence ng air sign, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you guys, no, this is both negative and positive. Pero guys, ang nakikita nating negative dito is meron kasing mga challenges or pag-aaway na kinakasangkutan kayo. Pero pagpasok ng bagong taon, it's going to come to an end. Itong mga nagpapabigat sa inyo, itong mga pasan-pasan nyo sa daigdig nyo, mga kapiksi, lalo na kung kayo ay may ka-kompetensya or may kaaway or may ka-hindi kasundo, mga kapiksi, no? Matatapos yung mga sigalot nyo, mga kapiksi, no? And magkakaroon ng, yung iba sa inyo, maaari kayong magkausap, maaari kayong diretsahan, ganyan. Mag-uusap kayo ng mahinahon, mga kapiksi, and parang matatapos yung sigalot, yung away sa pagitan nyo and this person, kasi feeling ko meron kayong kaaway, mga kapiksi, and maganda yung magiging simula ng bagong taon. So parang ito yung kiss and make up, acceptance and forgiveness yung mangyayari sa inyo, and magiging maswerte kayo sa relationship, mga kapiksi, no? Pagpasok ngayong bagong taon, the universe is giving you another chance to become happy again and be happy again, mga kapiksi, when it comes to love, when it comes to relationship, mga kapiksi. This is relationship in general, no? Hindi siya limited lang sa romantic relationship, pero relationship in general, yung iba sa inyo, nagiging maayos din yung relasyon nyo sa sarili nyo. And lumalakas, nagiging ano kayo, love magnet, or parang lumalakas yung magnetic energy ng pag-ibig sa inyo, mga kapiksi. And the more you radiate love, the more love comes back to you, mga kapiksi. Okay, so napakagandang energy. So para kayong ano, para kayong diamante na kumikinang, mga kapiksi, ganon, parang diamante na kumikinang, na parang sobrang liwanag nyo, ganyan, and parang lahat is parang attracted sa inyo, mga kapiksi, no? So that's why nagiging harmonious yung relationship nyo with other people, mga kapiksi. So ganun yung ano nyo, yung aura nyo, aurahan nyo, mga kapiksi. Okay, so wow, congrats. Shining bright like a diamond. Okay, so diba, imagine niyo na parang sobrang dilim ng paligid nyo, tapos kayo yung nag-iisang diamante sa dilim. So sobrang liwanag nyo, mga kapiksi, ganun yung energy nyo. Alright, another fire sign energy, Aries, Leo, Sagittarius, siya ka air sign, Aquarius, Gemini, Libra, mga kapiksi. Lumabas yan sa ating spread, so baka may mga taong ganyan involved sa inyo, or may ganyan sila sa kanilang natal chart. For some of you, mga kapiksi, no, nakikita natin na masipag kayo, pero at the same time, wise din kayo pagdating sa pag-handle ng pera, lalo na kung kayo ay magninegosyo, mga kapiksi. So nakikita natin na yung pagiging masipag nyo, pero at the same time, wise din eh, no? Parang hindi rin kayo basta-basta naglalabas ng pera. And okay lang yan, mga kapiksi, kasi ginagamit nyo yung utak nyo, no? Ginagamit nyo yung utak nyo, ibig sabihin talagang ayaw nyong mawala or masayang yung mga pinaghirapan nyo. Nagiging accountable kayo sa pamumuhay nyo. And parang ngayon, pagpasok ng 2023, mas malinaw sa nyo kung para kayong may checklist, mga kapiksi, no? Parang meron kayong checklist na kapag hindi na-meet yung criteria, X na siya sa inyo. So maganda yun, guys, kasi organized. Parang magiging very organized yung pagpasok ng 2023 sa inyo, mga kapiksi. Although nakikita natin na nandun yung ano nyo, gutom sa tagumpay, mga kapiksi, no? But at the same time, responsible and accountable. So yun yung maganda, mga kapiksi, kasi
alam nyo, meron kayong pagnanasa na umunlad, umasenso sa inyong buhay, but at the same time, nagiging ano din kayo, accountable, responsible, no, na hindi rin kayo basta-basta, kumbaga, hindi, kumbaga, ano, responsable, hindi kayo basta-basta, nakikisabay sa trend or basta-basta na lang sumusubok ng mga bagay na walang plano, walang concrete na plano at walang konkretong pag-aaral. That's you being responsible in your life, mga kapiksin. Parang mas magiging kontrolado mo yung 2023 to work in your favor kasi like I said, no, parang mas malinaw sa'yo yung direction mo, mas alam mo yung gagawin mo and may checklist ka na sinusunod. So, parang masyado kang magiging stricto sa buhay mo ngayong 2023. If it doesn't bring you any success or if it's something na feeling mo walang, parang walang mangyayari or aksaya lang ng panahon mo, for sure, hindi mo siya papansinin, i-ex mo siya and magfo-focus ka lang sa pagiging productive mo, ganyan. And pagiging successful mo ngayon 2023. Okay? Alright, so napakaganda. Napakaganda ng reading, napaka-productive ng reading para sa fire signs, guys. Now, let me know if naka-resonate ka, na-excite ka ba sa 2023 mo. Ako na-excite ako para sa inyo, guys, no? Happy 2023 sa inyo, guys. Thank you so much sa pagsama niyo sa akin ngayon 2022. Naka-recover yung channel natin dahil sa inyo na nanatili pa rin kapiksi, no? Despite na nagkaroon tayo ng problema. But utang na loob ko yun sa inyo lahat, mga kapiksi. Maraming thank you sa inyo. Sana samahan nyo pa rin ako sa 2023 and for the rest of our lives habang may channel pa tayo dito sa YouTube, sa Facebook, and sa Instagram, mga kapiksi. Okay? And yung inyong mga 2023 kapalaran, guys, naka-upload na sa ating channels. Nasa homepage yung playlist, mga kapiksi. Pwede nyo i-check yun. O kaya i-check nyo itong playlist na to and hanapin nyo yung para sa sojok sa inyo. Okay? Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi. Happy New Year and see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.